kapangya, welcome to my YouTube channel. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please don't forget to click the subscribe button, click the thumbs up, and click nyo na rin yung bell button para lagi kayo updated sa aking mga bagong upload na video. So for today's video mga kapangya, ayan, as you can see, mag-aayos na tayo ng box na ipapadala natin sa Pilipinas. So kung ano lang yung nakayanan ko, yun lang yung nailagay ko sa box. Hindi man siya ganoon karami. Pero pili ko naman, marami na rin naman siya. Hindi nga lang siya ganoon karami na tulad noon, yung unang-una at yung pangalawang box na sinend ko sa Pilipinas. So, usually yung mga yan is puro dun sa mama ko at dun sa mga kapatid ko. Puro mga damit, konting pagkain lang talaga yung nilagay ko dyan kasi mostly nabibili naman din yan sa Pilipinas. Yung mga damit lang talaga yung karamihan na nabili ko dito, at saka yung lumang gamit na galing dun sa kapatid ng amo ni ma'am na nakuha ko. So ayan, diba? O akala nyo napakadali lang mag-box, no? Napakahirap actually, lalong-lalo na kailangan kong pangalanan lahat nung kung kanino yung mga gamit na yan, at bulbulin, basta medyo mahirap. Pero kapag nakita naman ng pamilya mo yan at na-receive naman na nila, eh masaya na sila dun. Kumbaga parang achievement na rin yan ng isang OFW na kahit papano ma-share niya yung blessing niya galing para sa kanilang or para sa kanyang pamilya. Hindi man ganun ka dami yan or hindi man ganun ka mahal or expensive yung mga binigay ko, eh for sure naman ma-appreciate nila. And so yun lang mga kapangyaw, ayan, inikot-ikot ko lang at binuhul-buhul ko lang para lang magkasya lahat. So sabahan niyo ko. So ayun na, hindi pa rin ako natatapos. Actually, dalawang araw ko yan bago natapos na gawin. And ayan, sorting ba? O basta ganun, ayan, dinidivide ko yung mga chocolate sa bawat pamilya. Ayan, dahil malaki yung pamilya na meron ako, I make it sure na divide-divide yung pagmamahal ko sa kanila. So ayan, bawat chocolate may pangalan yan, kung para kanino or para saan or para basta ganun, lahat may pangalan. Kasi para ano,
hindi na sila mahirapan pa na, oh, kanino to ganyan, oh, ito, kanino to ganun-ganun yan. Sa lahat yan, may mga pangalan na, nakabalot na, sinulatan ko na rin, pinlastic ko, sineparate ko na. So, ganun lang ako umano sa mga chocolate. Ayan, katulad yan, ayan, katulad ito. Nilagay ko yung para kay la mama. Ito yung para kay la mama. Nilagay ko sa isang lagayan kasi para alam niya na nasa kanila yan. So, ito naman yung para din sa bahay namin. Nakalimutan ko nga, ayan, meron pa pala ako itadagdag dyan kasi meron pa pala ako isang chocolate na naka-stack doon sa may kwarto ko na dapat para sa akin yun. Pero nilagay ko na lang dyan kasi nga, syempre, pag too much chocolate rin yung kinakain ko, baka bumalik na naman yung mga tagyawat. Kaya, ayan, nagtabi rin ako ng para sa anak ko. Para hindi na rin siya kukuha dun sa isi-separate ko malaking plastic kasi para yun dun sa bahay na dadalhin. So, yun na nga. Tapos na tayo. Nailagay na natin yung dapat ilagay sa loob. Actually, marami pa ako na, hindi naman sobrang dami. May natira pa ako dito na isang laruan. Hindi ko siya nailagay doon. Tapos, dalawang sapatos. Hindi ko na rin nailagay dyan. At saka yung mga polo na nakuha ko doon at iba pang mga damit na binigay ni Amo sa akin. Hindi ko na rin nailagay dyan kasi nga sobrang magiging bulky na yung box. So, ayoko naman na sobrang bulky yun kasi ang hirap. And baka mamaya pumutok ko yung box. Char. Possibly naman pumutok yan sa sobrang dami ko nang ilagay natin, diba? Kasi alam ko doon sa company na yan, pag sobrang bulky nung box na pinadala mo, may charge yun. Kumbaga, may additional charge ka. So, hindi ko na siya sobrang pinuno. Siguro, pag uwi ko na lang din, ilalagay ko yung iba doon sa luggage ko. Kasi meron naman akong siguro papadagdagan ko na lang kay Amo. So, ayan, hindi ganun kadali mag-box. Ayan, talagang kailangan mo siyang palibutan ng tape kasi protection niya ng ng box niyo para hindi siya masira or anuman mangyari dun sa box, hindi agad-agad masisira or mabubutas or kahit anuman lang. So ayan, hoping na safe itong dumating sa Pilipinas kasi sabi ng company is 3 weeks yan bago siya makarating. So siguro baka mga kalagitnaan ng June na yan, baka dumating na yan doon. And excited na ako na makita yung mga reaction nila.
and hoping na makapag-video rin sila habang binubuksan nila yung box. So, yun lang mga kapangyaw. Sana na-enjoy yung vlog natin na to. And kung OFW ka rin, sana balang araw magawa mo rin to para sa pamilya mo. So, yun lang mga kapangyaw. Bye! God bless you.